Hello! Kumakain rin ba kayo ng kohol? Mga bata pa lang kami, well-trained na kaming manguha ng mga kohol sa ilog. Namumulot kami at doon na rin namin niluluto. Nililinis at tinatanggal sa kanyang tawag dyan, sa kanyang shell. And then, nilalako namin, tinitinda namin siya. Noong dati, mura lang to eh, ang kilo. Ngayon, ang kilo niya ay more 60 pesos yata per kilo. Pero okay na din, konting sipag. May kita, dagdag rin sa baon namin yun. Kaya laking tuwa ko nung may nakita ko sa may gilid ng ilog na naglilinis ng kuhol. At napabili ako. Miss na miss ko na kasi yung adobong kuhol at saka yung ukoy na kuhol. Actually, malinis naman siya kasi kuhol siya sa ilog, hindi sa yung golden kuhol sa palayan. Kasi yun, hindi yun masarap. Saka ano yun eh. Nga yun ang palay. Ito talaga, mga ano yung kinakain niya. Ayan, at ang tataba niya nila, ang tataba ng mga kohol. Kayo guys, kumakain rin ba kayo ng kohol? It looks yuck. Pero pag natikman nyo naman, ang sarap. At ang sarap-sarap talaga. Lalo yung adobo sa gata. Yes, exotic food kasi to eh. Mahilig din ako sa exotic. O diba? Ang sarap panoorin. Naalala ko tuloy nun. Kami ng mga kaibigan ko, ng mga kababata ko, nangunguha ng kuhol sa ilog. Tapos, kasama na yung laro namin. And then, ngayon, yung mga bata ngayon, puro na lang gadgets. Ayan. At, nakita ko rin yung magkukuha ng mga kangkong. Ayan, ganyan din kami ng mga bata kami. Nangunguha kami ng kangkong at nilalako rin namin sa may mga kapitbahay. Papakita ko sa inyo guys yung mga kangkungan dyan sa ilog. Ito na yung kangkungan. Ayan. Ay, maliliit pa siya. Hindi pa pwedeng i-harvest. Bago pa lang siya. Bago pa lang to eh. Ayan. Ang dami oh. Hindi pa siya matataba at hindi pa pwedeng i-harvest. Mga ilang buwan pa at pag tumaba-taba, pag sige-sige ang ulan, lalo itong gaganda. Lalong lalas ng mga dahon nito. Sa mga syudad, mahal na to, ilang piraso, ilang tangkay, magkano na. Dito unlimited, libre lang. Kaya masarap tumira sa probinsya guys. Nakita nyo naman yan, no? Panghuli yan ng isda. Ayan, lahat yan kangkungan. Pag walang tubig, para yan ang inilalagay dyan. Pag may tubig naman, kangkungan tsaka isdaan. Diba? Dual purpose. Hindi natitinga yung lupa. Ayan, guys. Mag-harvest ulit tayo ng kangkong. Papakain ko kasi sa mga rabbit eh. Kaya nagpunta ako sa ilog. Nanguha ng kangkong. Ito, yan, sa part na yan, hindi kasi ako makalapit gawa ng, hindi ako marunong lumangoy. Charot. Hindi talaga ako marunong lumangoy. Ayan, di ba? Ang gaganda ng kangkong. Ayan, ikinukuha pa ako dyan ni kuya. Ayan. O, diba? Ang lulusog ng kangkong dyan, ang mga lash ng dahon. Diba? Kahit adobo mo lang, or pritong kangkong, sarap. Isdaan. Mukhang mapapadami ang iuuwi kong kangkong. Okay lang yan, libre naman. Salamat sa aking mga pinsan. Shout out sa inyo, Manoy Hill.
Salamat sa pagbigay ng libre. Kinuhanan pa talaga ako. Sayang hindi ako nakasakay sa bangka. Di sana kasama akong nag-harvest. Hello! Konting ingat lang po. Binibidyohan kita. Ayun. Hindi ko kasi makuhanan. Kukuhanan pa yan. Kukuha pa siya ng isda dun sa kulungan. Kukuhanan pa ako ng isda niyan. Ayan, dyan o. Hindi kasi ako makalapit, sayang. Pero hindi naman siya kalaliman. Ano lang naman siya. Siguro ang dibdib ang tubig. Mababaw lang naman yan. Kasi naiipon lang yung tubig dyan kapag naulan. Kapag itong rainy seasons. Pag tagtuyot naman, itong part na to, purus pala yan at saka ang tinatanim dito, palayan, saka mga pakwan, watermelon, and then mga melon, mga gulayan, pag summer. Hindi ba, hindi natitinggay yung lupa. Kapag rainy seasons, may pahinabang. Kapag dry seasons, may pahinabang. Simpleng buhay lang dito. Kahit o paano, may income araw-araw. At hindi lang income, nakakalibre ng pang-konsumo. Bigas na lang yung iisipin. May pang-ulam ka na, may isda na, may gulay pa. Thank you for watching!